Kumusta po kayo? Welcome back to my channel, Digitech PH. Ako po si Eric Ramos. So for today's video, pag-uusapan po natin ang Digital Pay TV. So ngayon, i-review po natin ang Signal TV o Signal Cable Prepaid TV. So sulit po kaya ang Signal Prepaid TV? Marami po kaya itong channel at sulit po kaya ang mga load dito? So yan, bago po tayo mag-proceed sa video, shoutout po muna sa aking nani at tatay na sila Merly Ramos at Ernesto Ramos. Shoutout din po sa aking mga kapatid na sina Ernesto Ramos Jr. at Eliza Ramos. Shoutout din po sa aking ate na asa UK, Emily Boone at Paul Boone, at sa kanilang mga anak na sila Harvey, Isabel, Ella at Ethan. Shoutout din kay Agatha Lane. Shoutout din po sa family Taksay, family Estrada, family Fabia. Shoutout din po sa aking lolo at lola na sila Sheila Taksay at Elpidio Taksay. Shoutout din po sa buong family Ramos sa Saragosa, Nueva Ecija, sa aking mga pinsan, uncle at auntie. At kung kayo po ay papashoutout, please comment na po kayo sa video ito, at sa mga susunod kong video kayo po ay isa-shoutout natin. So yan mga ka-Digitech, umpisa na po natin i-review ang Signal Pay TV. So ngayon mga ka-Digitech, dito po muna tayo sa box ng Signal Prepaid TV. Sa box po makikita po natin ang company brand name ng Signal, it's the Digital TV Box at ang mismong box. So may idea na po tayo sa itsura ng box. Sa gilid naman po ng box, andun po ang mahalagang informasyon tungkol sa Digital Box. At sa kabilang side pa rin po ng box, andun po ang picture at ang mga nilalaman ng box. So ito na po ang Digital Box mga ka-Digitech, o ang main product ng Signal. Sa ibabaw po ng black box, andun po ang sticker kung saan nakalagay po doon ang kanilang mga hotline, kung saan po pwede po silang tawagan o i-text. Andyan din po ang kanilang mga social media account. So yan, lima po sa tabi na sticker. Ang isa po dyan ay on, switch, at yung isa naman po ay menu display or menu exit. Yung pong susunod naman po ay okay or confirm at channel list. Yung dalawa naman pong pindutan ay channel navigate up and down. So ngayon dito naman po tayo sa front ng Digital Box. So dyan po sa front ng Digital Box, makikita po natin ang green light pag isininde po natin ang box. So ibig sabihin po nun, yun po ay naka-on. Pag naka-red naman po, yun po ay naka-off. At sa tabi naman po ng light na yun, makikita po natin ang time display. So sa magkabilang gilid naman po ng Digital Box, wala po tayong problema kung magtagal po yan na naka-on, dahil meron po yan mga filter o singawan po ng init. So ngayon dito naman po tayo sa likod ng box. So sa likod po, andun po ang saksakan para sa USB at para lang po yan ma-upgrade ang box. So yun naman pong isa ay saksakan ng wire papunta po sa ating satellite dish. So yung isa naman po ay 4 HDMI cable wire. Yung isa naman po ay 4 RCA wire. Yung isa naman po ay para sa audio, para ma-connect po natin sa speaker. At isa pa pong saksakan ng USB para ma-upgrade ang Digital Box. At panghuli po ay para sa power adapter. Sa ilalim po ng Digital Box, andun po ang CCA number para po ma-recover o malaman po natin ang Signal account number. At sa baba naman po, makikita din po natin ang iba pang identity box number. At ito po ang mga kasama ng Digital Box, remote control with battery. May kasama din po siyang manual guide o user guide. At may kasama din pong HDMI cable wire. So syempre meron din po kasama ang power adapter. So ito na po ang kabuuan ng laman ng ating Signal Prepaid Box. So yan mga ka-Digitech, ito po ang Signal Dish. Nakaharap po ito sa Southwest 220. So ang satellite po na hanapin natin ay C7. Ito po ang satellite provider ng Signal TV. Isa po itong satellite app finder para madali po nating makita ang satellite location.
iikot lang po natin ang cellphone para maitapat po natin ang compass sa satellite. Pag perfect po, yun na po. Pwede rin po tayong gumamit ng ordinaryong cellphone compass kung alam na po natin ang satellite service provider ng ating cable TV. So yan mga ka-Digitech, meron po tayong makikita ng mga number sa ilalim ng list. Yan po ay isang guide para madali din po natin makuha ang satellite location ng satellite service provider ng signal. So yan mga ka-Digitech, nakapagitna po ang tornilyo sa 80 hanggang 90. Kung tayo po ang magkakabit ng satellite dish, siguraduhin po natin na ito ay matibay at hindi agad-agad magagalaw ng malalakas na hangin dahil posible po na mawala po ang ating signal strength at mawala po ang mga channel. So ngayon mga ka-Digitech, i-check na po natin ang mga channel list na available sa ating Signal TV prepaid. Ang mga channel po na ating mapanood sa Signal TV ay nakadepende po sa ating re-registered na plan. So ako po nag-registered via Pasaload, 30 pesos via Smart Prepaid. So ito po ay valid for 2 days. So mayroon din po dito mga radio station FM and AM. Ang ibang channel po dito ay hindi po natin mapanood pero as a channel list dahil hindi po sila kasama sa plan na ating in-registered. Pero mas marami po ang ating mapanood o mapakinggan na radio station. Ito po ang ilang TV station na mapapanood po natin sa Signal prepaid TV sa pamamagitan ng 30 pesos pasalud. Para po makuha nyo ang inyong mga Signal account at kung paano po magpasalud at ang mga available plan, pakicheck po ang aking description box. Ang price po ng Signal prepaid ay more or less 2,000 plus installation fee minimum of 1,000. Yan po ay sa mga provincial dealer. Yan po mga nabanggit ko na price sa may Signal full kit ay nakadepende po sa mga dealer at sa mga promo. At sa installation fee naman po, minimum po talaga nila ay 1,000. Pero nakadepende pa rin po sa layo o lapit ng inyong mga area. Pag ganyan po ang ating nakikita, ibig sabihin po hindi po yan sakop ng plan na ating niregistered. So yan po ang ating signal strength at signal quality. So pwede din po tayo dyan mag-scan ng mga channel. Pindutin lang po natin ang blue button na makikita po natin sa kaliwa.
Disclaimer lang po mga ka-Digitech, hindi po ako installer ng signal at satellite. Kung hindi po kayo marunong magkabit o mag-assemble o mag-install, maaari po kayong tumawag sa kanilang mga hotline o magtungo sa kanilang mga provincial dealer na sumasakop po sa inyong area. Dahil meron po silang mga professional installer. So yan mga ka-Digitech, dyan na po muna nangyayari ang ating video. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Huwag din po kalimutan pindutin ang notification bell, like button at share. Huwag din pong kalimutan bisitahin ang aking Facebook page, Digitech PH. Salamat mga ka-Digitech at ingat po kayo.